afternoon and good evening. Nandito na naman po tayo sa Tita Talk Podcast where your Twitter... ayan, nabulol na ako kaagad. Where your Twitter titas... Kasi baka mamaya masabi ko, titi titas. Your Twitter titas talk about life, love, and all the kieme in between. And before anything else, I'd like to ask all my other Twitter titas to introduce themselves. Alphabetical po tayo, hindi po based sa dede size. Kasi kung sa dede size, paliit to palaki, si Eta lang mauuna. So, Abby, pasok! Hello! Hello sa lahat ng listeners sa ating podcast. Ito ang inyong tita Abby _ Valte on Twitter. And again, reminding all the bagets out there, bakuna muna bago rampa. Who's next? Me. Yung palagi niyong nilalait. Anyway, ako si E. Madami daw sa Twitter. Oo, kunyari pa victim. Sandali. Tapos, Madam Hiddleston Twitter, kasi jowa ko si Tom, charot. Ang tita niyang laging merong pinaglalaban. So, this episode, pinaglalaban ko naman na ang plural ng equipment ay equipment pa rin. Parang furniture lang yan. Okay? Okay. And next po natin is si Tita Marga. Hi, ako si Marga, Marga versus Machine on Twitter. Pinapaalalahanan ko kayo, pandemya ngayon, kaya get 8 hours of sleep, huwag nagpupuyat. Oh, di ba? And this is Mrs. Unlawyer. Call me A, call me Tita, call me Moms, call me the social climber ng bayan, and ako ang pinakabalahura at pinakagagang 50-something tita on Twitter. And because of that, I'm going to share with all of you na I am wearing my lucky panties today kasi ninenervyos po ako na baka magka-problema sa podcast namin with our very special guest. So, special lucky panties. Pag minalas po at may nangyari, kasalanan po ng panty ko yon. So, without any further ado, I'd like to welcome to our podcast our very, very busy presidente who we are so honored and so happy to have us with us. We know that she's so busy, her schedule is so toxic, but she took the time out today for an hour or so to be tita ng bayan and to talk about all things tita. So welcome po to our humble podcast, Madam Vice President Leni Herona Robredo. Welcome po, ma'am! Hi everyone. Thank you for having us. Nakikita ko kayo sa Twitter. So, thank you. Thank you for inviting us over. Ma'am, pa-follow po. Ay! Hi, Aika also. Yeah, I would also like to introduce Aika. Ang eldest po ni Madam. Scholar po siya ng Harvard. She's such an awesome role model for young women everywhere. Harvard Master's Degree in Public Administration, ano, Aika? So, yes. hindi po yan pera ng bayan sa mga nagsasabi na pera po ng bayan yan. We want to make it clear, this early scholar po siya ng Harvard. Okay, good afternoon. Hi, everyone. Ayan, so we turn over the floor now to our moderator. Kaya siya ginawang moderator kasi letter M po ang pangalan niya. Marga, paso. Hi! So, well, Mother's Day episode, that's why we invited both Aika and Madam Leni to our podcast. Kasi, alam nyo, medyo allergic tayo sa usapang political. So, we want to get to know them as mom and daughter. So, bago ang lahat, how are both of you these days? I mean, we all know what you do day in, day out as a public servant. But aside from that, how are you, Madam? Ako, fresh out of quarantine. First day out of quarantine ko kahapon. So ako, from Monday to Friday, andito ako sa office. I'm in the office now. Andito ako sa office. Meron mga weekends na kailangan pa din mag-opisina. Bihira ako mag-work from home. Kasi ang liit ng bahay namin, mag-aagawan kami ni Aika sa space. Kasi si Aika yun nag-work from home. We live in a condo. So dito talaga, kahit pwede sana yung trabaho ko work from home, talagang nagtatrabaho ako sa opisina. Hindi din ako mapakali na wala ako dito kasi maraming minamanage na iba't ibang teams. So yun. Pero pagdating ko sa bahay, nanay ulit ako.
Ako, most of the time, ako yung nagluluto ng dinner. Si Aika yung tagaluto ng lunch. Pag meron akong, pag malalate ako ng uwi sa hapon, tatawagan ko na si Aika para siya yung magluto ng dinner. Pero ano kami, very, very regular family. Aika, so since your work from home, what exactly do you do these days? Ako, yeah, like what she said, work from home. I run a microfinance NGO that focuses on post-disaster work. So yung pandemic is also a busy time for us. So kung si Mama fresh from quarantine, ako naman ngayon medyo fresh from Cinderella duties at home. Kasi mag-quarantine siya, nasa kwarto lang siya. So everything else, running the household, etc. So the past week has been busy for us. Yung younger sister ko at some point, nagkasabay sila mag-quarantine. So yun yung medyo... Wow. Medyo matrabaho at home, but okay naman. So I think ngayon medyo nag-normalize na ulit yung ano, yung bahay namin. Oh wow, mukhang napaka-busy nyo, sobra. Pero gusto ko lang malaman, like with your busy schedule, what do you guys do during your downtime? Parang ano yung pampa-distress nyo? Ano yung ginagawa nyo para sa me time nyo? Ako, luto. Pagdating sa bahay. Yay! We love cooking! Mahusay akong sumunod sa recipe. Pero it's something that I did again after so long. Kasi nung before ng quarantine, hindi talaga ako nagluluto. Parang since I became a member of Congress hanggang naging VP ako, hindi na ako nagluluto. Kasi wala lang time. Oo, nakaka-uwi ako gabi na talaga. Bihira akong lumabas sa office na may liwanag pa. Pero during the quarantine, even if I go to the office every day, I make sure that I go home early enough kasi chinashuttle namin yung aming staff. Kasi mahirap yung public transport, di ba? So, kung nasa office pa ako, hindi uuwi yung mga tao. So, I try to leave no later than 5, although minsan nasa stretch pa yon. So may time talaga magluto. Yun yung isa. After dinner, bago kami nagbayanihan i-konsulta kasi ito 24 hours yung ginagawa namin. Yeah. Oh my God. Pero before yun, basa, saka Netflix, YouTube. Doon lang umiikot. Pero mas busier kasi kami ngayong pandemic. So halimbawa, dati nakaka-K-drama pa ako, ngayong pandemic hindi na. Ano favorite K-drama? Marami. Magki-cringe yan si Aika kasi siya hindi siya nagki-K-drama eh. Si Ethel fan ako din yan. Ako po, may listahan ako 200 na yata. sa bahay namin ang common favorite namin si Aika, hindi yan nanonood. Siguro ang napanood niya less than 3. Pero yung favorite namin lahat, Doctors. Oh my God! Yeah! Oy, ang sakit sa heart nun. Sobra niya, ang dami-daming kwento. Pero ang ganda talaga. Pero ngayon, lalo na nung nagbayanihan i-konsulta, parang zero. Hindi talaga kahit Netflix. Mahirap. Kasi halos 24 hours kaming nasa computer. Yes. I can imagine, yeah. So ma'am, given that ganun ka-toxic ang schedule nyo, I just want to ask, if you ever got a week for yourself, na you can take a break, you can do whatever you want, and it's your alone time, ano po ang gusto nyong gawin doon sa 1 week na yon? Where would you want to go? What would you want to do? Hindi, ako mag-aayos lang ako sa bahay. So, tita, I love it. I told you, sabi ko sa inyo, meet si ma'am talaga. Yes, alam ko, isa bang si Miss Kuskus and Linis din yan sa bahay eh. Saka mag-organize. Mahilig talaga ako mag-organize. Parang hindi ako mapakali na merong out of place. I can relate. Sa akin, hindi ko yung nagawa during quarantine kasi... ako very close contact. So very strict ako, hindi talaga ako lumalabas ng kwarto. You label everything po. Yes.
sa akin, nakakatalog lahat sa computer ko. Pag may hahanapin ako, titingnan ko lang sa computer ko asan siya. Ay, grabe. May sistema si madam. Ako masabi. Akala diba? Ko, hook na ako sa K-drama ko na meron ano, ka, color letter. Coding. Oh, grabe. Yun. So, yun. This question naman is for Aika. So, your mom is crazy busy right now with her job as a VP, lalo na ngayong pandemya na yung pagka-busy niya, lalo pa naging busy. So, how do you guys maintain order at home? May designated role ba yung bawat isa sa inyo? Like, you live with, Jillian is out of the country right now, di ba? So, how, ano yung designated roles niya ni Trisha or ni Madam at home kapag think, nag-aayos na ma'am? Kami ano naman, I think nag-a-adjust depending on how busy or how available another family member is. So, for example, nung quarantine, actually medyo, I think starting last year, nagbabalance out din yung responsibilities at home. Kami ni Mama split talaga sa cooking na duties, and then pati yung pag-aayos, tingin ko pag wala siya. Alam mo, parang hindi mo alam na subconsciously napipick up mo na kapag parang one way na nagpo-procrastinate ka when you work, hindi mag-aayos muna ako kasi kunyari productive, pero productive doing something else. But kasi I think sa among the three of us, I'm the least family member who goes out of the house. So kapag busy sila, it just makes more sense for me to do more at home. And so pag wala na sila pareho, that gives me time to do work. Pero parang I think ngayon ko na-appreciate yung mga moms who are managing the household. Kasi pag malapit na parang yung mindset mo, hala, ano na naman kaya ang kakainin namin tonight? Problema ko yan, yung menu making, nasisiraan ako ng bait paggawa ng menu, di ba? Kayo din ba ganun? Nasisiraan ako ng mabait. Tapos pag may nagbibigay ng food, parang gusto mong tumumbling out of happiness kasi it means hindi ka mag-balance. Hindi mo na problemahin. Hindi na problemahin. So I think ano naman, I think kami, we adjust depending kung sino yung busy and hindi. Like for busy, may weeks then na occupied ako at work, so sila yung medyo nag-step up. So I think ano lang, medyo aware naman kami sa nangyayari sa bawat isa. So parang hindi naman siya ganun kalaking challenge for all of us. So Aika, I have a question for you. If there's one thing that you wish your mom could do more because nga may schedule limitations, what would it be? Kung ano yung, that she can do more for herself, ano yung bagay na yon? Naku, marami na siyang plano. So I think aside from organizing, parang siguro years niya na she dreamt of going on a solo trip and just going to a place where it's quiet and then no one will bother her. And then I think yung plan niya lang is talagang tahimik, magbabasa lang siya or with nature or mag-drive lang siya mag-isa. Kasi I think that's something she hasn't been able to do for years. So para excited din ako for her to, you know, to have the chance to actually set aside like a significant long time and let her do what she wants to. Pero I think ngayon, happy na siya with organizing and with labeling. And basta lang yung bahay is in order, I think malaking tulong na yun sa kanya. Oh, nice. Ako naman, balik ako kay Madam. Ma'am Leni, gusto ko lang malaman, how do you keep your zen po? Kasi it's a superpower na hindi ko talaga magets yung zen-like, ano, parang, ang hirap pa. And palagi kayong target eh. So I cannot imagine just how you keep zen like that. So paano chill, po yun? No? Siguro, chill. Oo, sobra. So, hindi, ako matutunan. Kasi, ako tingin ko, it's a gift. Si Aika makakapagsabi na even when I was not yet in politics, yung asawa ko yung politiko eh. We yes. had our fair share of, siguro not as much as we're getting now, pero kahit nung yung asawa ko yung andyan, marami din kaming mga pinagdadaanan. And ano talaga ako, hindi ako madaling maraffle. Hindi, sabi ko nga lugi sa akin yung trolls eh. Mukha nga po! Napaka-chill yung madalang. Pinag-aaksayahan nila ako ng panahon. Pero kung yung kanilang purpose ay is to riot you up. Or maapit ako, nagsasayang sila ng oras.
Siguro dahil sa akin, klaro yung importante. Klaro yung importante. Saka I think, ang nakakatulong din, yung clear conscience. Alam mo kasi na hindi naman totoo yung mga sinasabi. So, to a certain extent, naiinis ka na yung tao kahit kasinungalingan sumusunod, pero hindi kawalan sa'yo. Hindi sa akin kawalan kasi hindi naman totoo, bahala kayo dyan. Parang ganyan. Kaya so, si madam, di ba ganun? Ganun sa akin, walang defend myself. Actually, dapat si madam magbigay ng masterclass on how to death ma trolls, di ba? How to death ma. Kasi how to cut off economic livelihood of trolls. Kasi talagang wala silang kinikita kay ma'am. Walang-wala talaga. Super! So, ito, balik ako kay Aika. Kasi, I've known Aika for a while now and I know she's super OC. And, yeah, nagtatrive yan sa spreadsheets, sa to-do lists. Ito ba your mom's doing? Is this her influence on you? Or talagang likas na siya sa'yo? Mas malala siya sa akin. Oh my God! Laglagan na. Tinitingin ko, I think, siguro, I guess, subconsciously, na-pick up ko yung pagiging organized and disciplined. I don't know if yun yung inclination ko ever since na, I guess, I like the feeling na, at least over your own sphere of control, may control ka talaga. And I think some people put a premium on, winging it and then bahala na kaya ko yun. But siguro yung theory kasi namin is the more prepared you are, the better you will be at winning things. So you fix as much as you can and then pagdating dun sa point na kailangan mag-adjust, I think you'll be a lot better at it than kung bara-bara ka lang parati. Ang ganda. Ang happy-happy ng ok-ok side ko sa mga narinig ko. Oh, diba? Aika, I have a question. Meron bang something na sinabi ng mom mo? Is there a quote from before na tumatak sa'yo forever? Kasi feeling ko sa mga anak ko, close the door. Yun lang na. Kasi gusto ko palagi nakasarin yung door. Ngayong quarantine, siguro nag-vitamins ka na ba? So, para naririnig mo palagi. Yung vitamins nyo, minsan, para contest na siya na maunahan mo na inumin yung vitamins. Para yes, mag-vitamin. Napaka-mami nung nag-vitamins ka na ba? Diba? Aika, nasabihan ka na ba ever ni ma'am? Or kayong magkakapatid na, ayan, kaka-computer mo yan. Nasabihan na ba na kayo ng gano'n? Hindi pa naman. Hindi. Kasi mas malala siya. Aika, nasabihin mo na ba si ma'am na ayan, kaka-computer mo yan. Kaka-Facebook mo yan. For Mom Leni naman po ito, I just want to know, what is your best childhood memory? Na yung when you were growing up, ano po yung talagang tumatak sa utak ninyo? Ako tingin ko yung influence ng dad ko eh. Kasi yung daddy ko, tingin ko siya talaga yung parang first teacher ko on compassion and kindness. Kasi I grew up na yung daddy ko laging may mga dala sa bahay na mga nakita niya sa daan, na tingin niya hindi pa kumakain, na kailangang paliguan na bata, o kailangan, alam mo yun, yung mga senior citizen na nadaanan niya. So kami, lumaki kami na ganun. And di ba sa amin laging bagyo? Sa amin, yes, Bicol. Yung bahay namin hindi naman malaki, pero pag bagyo, laging nag-aaya yung tatay ko ng mga sisilong sa amin. And yung mga inaaya niyang sisilong sa amin, mga kalaro namin sa kalye. So, pag bagyo, happy-happy kami. Maraming kalaro. Kalaro namin. Sa amin, titira. Brownout yun. Alam mo yun? So, sa akin, looking back, yun talaga yung sa akin happy. Happy yung childhood na kalaro namin yung lahat na klase, mga bata sa kalsada. And until now, mga kaibigan pa din namin.
Ang galing. Tapos pag nag-brown out, naglalaro kayo sa kandila, gagawa ng shadow, di ba? Sobrang happy kami. Sobrang happy kami sa brown out kasi magtatakutan. Alam mo yon. Tapos yung naglalaro, kasi dati wala pa namang computers, di ba? So, yung idea ng laro, magkikita-kita sa kalsada. Yes, oo. Tapos yung mga laro sa kalsada. So, pag bagyo, parang bonus sa amin. Bonus sa amin kasi yung mga kalaro namin sa kalsada andyan. Sa amin. Andyan. Ma'am, balik ako sa ano, dun sa kwento nyo na nakakapagluto na kayo ngayon. Hindi ako makaka-get over. So, gusto ko malaman kung ano po yung favorite nyong niluluto? Para tapos pengen na rin ng recipe. Masabi ko lang na kaya kong lutuin yung niluluto ni Ma'am. Siguro si Aika yung makakasabot kung alin yung favorite nila sa niluluto ko. Kasi ako, sa akin yung problema ko sa bahay, yung mga anak ko iba-iba. Si Aika eats anything pero ayaw niya ng spicy. Si Trisha naman gusto ng spicy. Pero Revo, si Trisha... ko na na-card ni Aika. Oo nga. Si Trisha doesn't eat meat. Si Jillian naman, masyadong carnivorous. So, banggaan to. ang hirap gumawa ng ang hirap? Alam mo, kung ako, kung ako nanay yung instant noodles lahat ang kapatid. Ang hirap banggain yung preferences. So yung sa amin, sila yung magsasabi. Sila yung magsasabi na gusto namin ng ganito. So ako maghahanap ako ng recipe online. Tapos gagayahin ko. Ano naman, mahusay. Sabi ko nga, mahusay akong gumaya ng recipe. Pero so, it's so, Aika, anong favorite mo? Parang ano eh, may mga phase kami dyan. May mga phase kami sa bahay. I think nung early quarantine, siguro may mga 1 month kami na Korean yung theme sa bahay. So talaga ano, love it. Nag-Dalgona coffee ba kayo? Sumunod ba kayo sa Dalgona coffee? Oo, ginawa na. Parang 3 o'clock pa lang ng hapon, naalala ko, nagsislice na si mama ng ingredients for bibimbap. Kasi parang sabi, ano ba yan? Ang dami namin naman. Ang dami namin kailangan islice para mag-slice. Hindi, nagsislice ako habang nasa Zoom. Oh, ayan ang multitasker pala. Ang dami, di ba? Ang dami talaga. Yung pang-bibimbap. Oo, tapos isabay mo na yung pang-japchae kasi parang ganun din equally karami yung kailangan mong islice for that. Stop there kasi 'di ba pag mga Korean ang dami-dami yung side dishes, kawawa yung maghuhugas. Mabansan nila. Pinapanood ko pa lang yung mga video nila, pagod na ako eh. Ayoko na. Order na lang ako sa labas. Pero ang sarap. Grabe. Pero masarap 'yan, masarap. Para ano? Para guilty ka, 'di ba? Kasi ang dami pero pag kinain mo na, hindi sige, isa pa. Yes. Super. So ay kapagkatapos ng Korean phase niyo, ano naman yung sumunod? I think yan, iba-iba na mix na. Parang yung may dalawa kaming favorite na vlogs na sinusundan namin yung recipe kasi relatively simple enough siya na masundan. So yung isa, yung kay Marjorie Barreto. Tapos yung isa kay Simple. So medyo okay. Nag-alternate. Parang na-identify na namin ngayon yung favorites namin dun sa, at least dun sa ano nila. Dun sa mga recipes nila. Mm-hmm. So far, yun yung mga no-fail, ano namin, no-fail recipes. Si Marjorie Barreto pala, ayun, taking note. Okay, yung recipes niya. Kahit, maghanapin ko din. Madaling gayahin. Yun. Ano pa ba? Yung recent na favorite ko siguro yung ano, Korean Beach Stew, na hindi ko sure kung saan niya nahanap yung recipe, pero talaga? Parang yun, ano, yun yung recent favorite ko sa lahat ng ano. Sa lahat na niluto niya. Try niyo yung kay Sandy Daza na Korean beef stew. Talagang tumumbling ako. Ma'am, ang masarap siya. Kasi talagang tumumbling ako talaga. O sige. Ay, pahingin ng recipe, ma'am. Hingi po ng recipe or link. Kasi Aika, magta-try tayo. Alam mo lang yung mga recipe ko eh. Ayun. Ma'am, ang tanong, naka-file ba lahat ng recipe niyo? Pag yes, ba, nakuha niyo na. Eto, Abby, meron akong dalawang notebook para sa recipes. Ay, bongo. Yung isang notebook ko, nandun yung lahat na nakikita ko na pwedeng gayahin. Yung isang notebook, pag masarap itong ginaya ko, doon siya papasok. So,
So si Aika yung ginagaya niya yung second notebook. Yung mga nagtatangin na namin na okay. Gusto ko yung may, oh, may filtering system may ka talaga, mama, no? Pero pang notebook. Ano ako eh, hindi ako techie. So sa akin nakasulat lahat. So si Aika, pag mag-share siya sa mga friends niya, pinipicturean na lang yung picture. Pero there's an app for that, ha, for recipe keeping, Aika, if you feel like it. Tingnan mo yung copy me that. You can take recipes, click mo lang yung browser, tapos pag in-add mo siya sa copy me that, ang papasok lang yung mismong recipe, yung mga kung ano-anong kwento-kwento nung gumawa ng recipe, tanggal siya. Ingredients and method lang. So if you feel like it, take a look at copy me. Sige, we'll check. Sa kapag minsan na nagluluto siya afterwards, sasabihin niya, hindi, pwede to dun sa second notebook ko. Pwede to dun, kasano. Ang cute ng setup nyo kasi talagang si ma'am is of a generation. Pareho tayo, ma'am. Ako rin sinusulat ko kasi para naaalala ko. Tapos si Aika naman, very clearly, is of her own generation. Kasi imbis na isulat niya, pipicture na lang niya, tapos isi-send niya. So true. So yun, ito, question ko for ma'am. We all have our little indulgences to unwind, to comfort ourselves. So for you, ano yung little source of comfort para sa'yo na indulge with? Apart from pagluluto. Kasi na-mention ni Aika. Oo, kasi na-mention ni Aika before na mahilig ka sa essential oil. So, ano yung go-to scents mo? Ako, yung go-to scent ko, lavender. Kasi appear. Yes. For sleeping. Lavender, pampatulog. Tapos yung peppermint, para kasing spa yung amoy ng kwarto, di ba? Pag peppermint. Tapos siguro yung isa, marami akong gusto. Halimbawa, lemon gusto ko, yung cedarwood gusto ko. Pero yung common siguro sa amin, yung bijays. Kasi lahat kami merong ano to, acid reflux. And acid reflux. Polluted. Pero yung mga anak ko, hindi ko sila nai-influence sa essential oil. Pero it's a tita thing. Every time papasok sila sa kwarto, parang gustong-gusto nila yung amoy ng kwarto ko. Kasi 'di ba, kahit gabi ka lang nagdi-diffuse, parang 24 hours yung amoy ng kwarto mo. Na parang spa. Ay ma'am, in leading to that ano, kasi mahilig kayo sa essential oils and ano ang pinaka successful budol buy ninyo either from Lazada or Shopee? I mean, do you shop online? At saka pag may nag-sale, kasi di ba nagkaroon ng anniversary sale si Lazada? So, ang dami naming na budol doon. Kayo po, ano ang best budol buy ninyo? You and Aika. And this, sa akin kasi, sa akin, hindi ako ma-shop online. Pero meron ako faces na talagang sunod-sunod yung bili ko sa Lazada. Pero sa akin kasi lahat pang kusina. Yes. Appear. So, sina Aika, ang mas, ano, sina Aika, si, hindi, wala, sa family namin, walang ma-shopping. Lahat hindi mahiling mag-shop. Ewan ko si Aika, kung ano yung pinaka best budol niya. Pero sa akin, lahat sa akin, pang kusina eh. Nako, kasi papadala ko yung link ng best budol buy ko, yung Greater Bowl. Diyos ko, napaka-helpful lalo na nagbibibimbap kayo. Nako, padadala ko yun. Sige, Aika, ikaw, ano yung best budol buy mo? Nabudol ko si Ethel dun eh. Marami mo lang nabudol sa akin. Actually, ano, tama siya, mostly kusina. Kasi, halimbawa, one time sasabihin ko siya, hindi na maayos yung, ano ba yung, can opener ba yun or something. Basta yung mga, dahil nga ano rin, I think ito rin yung most, siguro, at least the whole time na nakatira kami in Manila, ito na yung most na nasa kusina din ako. So parang lahat napapansin mo na bakit yung, halimbawa yung knife sharpener, kailangan na kasi may mga hindi na maayos. Yung mga little things na ganun. And then pa nag-accumulate siya, talagang good luck na lang pag nilista mo na lahat ng kitchen items na binili mo. But mostly gamit talaga sa bahay. And that's so tita, no? Tapos, what is the favorite thing that you like to do with your mom? Pag kayong dalawa lang, ano yung favorite activity ninyong dalawa? I think,
wala. Netflix na yata at, di ba ma, Netflix at YouTube. Kasi parang ano, yun yung only time na. So, uwi siya dinner. And then dinner until after dinner. Yun yung time na magkasama kayo. Minsan, nag-work ka pa rin, pero magkasama kayo sa living room. But for I think, nights na pwede kang mag-relax ng konti. Naghahanap kami ng something na papanoorin. Either kung may bagong vlogs, may mga random skincare, whatever, on time. Skincare, recipes, or even movies. So, parang yun lang. Hindi kayo masyadong, I guess, ma-activity na paplanuhin mo. Parang by default, after dinner, parang mas hangout siya in the living room na magkasama. Yun. Galing. Yun. Typical mom and daughter, ano? Yes. It's, ano, this time, masasabi mo yung, I'm a regular mom and I'm a cool mom. Yeah. So true. Ganon. So, ito, kay Aika again, na you've always wanted a simple, peaceful life. I guess the same goes kay Madam. Tintahimik na buhay nga, di ba? But now that she's thrust in the public eye, so are you and your sister. So, what do you do to hold on to that semblance of tahimik na buhay or normalcy? I think kami kasi even when after she decided that she was going to run, I think clear sa amin kung number one, bakit siya tumakbo in the first place, and then number two, paano yung pinaka what she wanted to achieve, and then parang everything else is just noise. Parang kung ano yung sabihin nila or anything they say about her. I think for us, clear kung ano talaga yung totoo. Clear din kami who we are, and we know that all this is temporary. So, parang excited na rin kami na, parang it's one of those things na, you know, you just have to ride it out until it ends. And then, parang after a while, parang babalik ulit siya sa, I guess, mas tahimik, mas normal, and mas regular. Ah, nice. Ako naman po, may question as a mother. Charot. Tanong ko lang. As a mother, I want to know kung paano po si Ma'am Leni magalit, and if there's an experience ni Aika before with her na nagalit si Ma'am sa'yo, and how did you ladies resolve it between the two of you? Kasi meron din kami mga ganyan with my two kids, and gusto ko lang malaman, baka marami pa akong matututunan. I think yung pag-peak galit na siya, hindi ka na niya kakausapin. Silent treatment siya. So, mas mahirap, tingin ko, rather than pag-galitan ka na lang. So, pag nagre-remind pa lang siya na regularly, para medyo okay pa yun. Pero once na hindi ka na niya pinansin, parang alam mo na. And then, I think kami, hindi rin kasi kami confrontational na mga tao. So, parang kailangan mo siyang bawiin in a way na hindi mo siya kukulitin or iko-corner na hindi kami yung tipo, hindi, sige, mag-usap tayo, gano'n. Hindi kami gano'n, I think, as a family eh. Parang, I think after a while, parang kumain ka na ba or something. Parang gano'n ka babawi, and then parang yun yung sign na lang na, okay, sige, okay na. But okay na. Yun, yung peak galit niya, hindi siya naninigaw or whatever. Talagang silent treatment kanya, deadma. Nakakatakot. Alam ko yan, bakit? Kasi, ma'am, pareho ba tayo? Kasi ako ganun din. Kaya ka na tumatahimik kasi natatakot ka baka may masabi kang hindi dapat. Ganun din ba yun? In a way, oo. Pero ako tahimik talaga akong tao. Hindi ako makulit na nanay. Kasi ako may mga friends din ako na mga nanay din. Pag nag-exchange kami ng notes, parang yung saka sa akin, hindi ako mangaral. Hindi ako, ano yun? Parang, sa akin, yung pagturo, mas by example. Kesa yung... Bibig. Walang bibig. Hindi bibig. Kesa yung nagsesermon. Ako yung mga sina Aika would attest na sa akin, I let them be. Nung naalala ko nga, nung college yan si Aika, kasi nag-dorm siya eh. 4 years siyang nag-dorm sa Eliazo. Parang tinatanong niya ako nung first year siya na kung anong oras daw yung curfew niya. So sabi ko, curfew? Wala ka namang curfew. Basta, ang paalala ko lang sa kanya, huwag ka magta-taxi na mag-isa. Tapos later on, sinabi niya, alam mo ba, sa amin, ako lang yung walang curfew. Pero sa akin kasi,
sa akin yung mga wala sa tatlong anak ko, walang palalabas, lahat laging nasa bahay. Walang magastos. Tingin ko na assimilate naman ng mga bata kung ano ikaw eh. Na hindi mo naman kailangan pangaralan ng pangaralan. Ako, I think yun yung strongest na influence sa mga bata. Halimbawa, yung mga, siguro sina Aika, mga diligent, kasi lumaki sila na estudyante ako eh. Mm. Estudyante ako, nag-aaral ako ng law. So nakikita nila all the time na sa lahat ng free time ko, nag-aaral ako. So sila lumaki na maaral din. Siguro, halimbawa, influence siguro namin ng tatay nila, sobra kaming mga sub-sub sa trabaho. Kaya sila ganun din. Pero it's not something na sinasabi ko na dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Wala ako niyan. By so, example. Walk the talk, ano? Talaga, galing. So far, so good. Wala naman akong, sa tatlo sa kanila, lahat na din sila adults. Si Jillian turned 21 already. Wala naman akong mga nag-21 na siya. Wala ka ng baby, madam. 21 na si Jill? Parang yes. Oh my God. Grabe, no? Nalala ko, nagpo-post pa si Aika ng mga pictures niya na baby, ano, batang, well, medyo paslit pa siya noon. 21 na siya. At saka yung pag-first day of school ni Jill, naalala ko yon. Kasi si ma'am laging, si Aika yung nagpo-post na laging nandun si ma'am kapag first day. Alimbawa si Jill, siya talaga yung baby in the family, pero sobrang dependable, madiskarte na kahit iwan mo sa, parang mabubuhay siya sa mundong tagilid. Ang ganda! Galing! Napaka-responsible. Pero it's not because nangaral kami na nangaral, hindi. Para sila, assimilate lang talaga. Siguro, kasi hindi naman ako, alimbawa, when I had Aika, I was 23. I was only 23. So, alam mo yun? Pero hindi pa ako marunong maging nanay. Pero siguro yung mga ginagawa ko, yun naman yung nakikita niya. Kaya yung pagka-organized, actually si Aika mas malalayan sa akin. Lahat na ginagawa niya, naka-excel. Wala, Aika. Nilaglag ka na ni ma'am. Mas malala ka daw sa kanya. Parang nakita ko na ata yung itinerary, one of Aika's travels, napakita niya yung itinerary for her trip na naka-spreadsheet talaga. Uy, mas malala yung nanay ko gumawa ng ano, ng travel. Itinerary? Plans. Good hour? Favorite ano na yun. Favorite na yun gawin. Actually, to plan for a trip. Maghahanap siya ng good deals, maghahanap siya ng hotel. Kaya lang wala ngayon kasi, yun na nga, pandemic. Yeah, pandemic. Pag nakaluwag-luwag, may ganyan ulit. Oh. Ma'am, ako I noticed, no? Maiba ko ng konti. I noticed the photo of Sec Jess behind you. And I wanted to ask lang. So si Aika, makinig ka muna kasi I'm sure narinig mo na to before. Can you tell us, ma'am, paano kayo niligawan ni Sec Jess? I think this is a story that I have not heard before. Siya yung una kong boss. Siya yung una kong boss na dapat kasi, di ba, icon ako sa UP. Panganay ako sa magkakapatid. Yung daddy ko ay lawyer na naging judge. So, alam mo yon, parang expected na sa family that I was the one who will follow his path. So, ang expectation sa akin noon, right after graduation, maglo-law school ako. Pero nag-graduate ako EDSA eh. I graduated 1986. And yung years after Ninoy was assassinated, dati masyado akong apolitical eh. Pero after Ninoy was assassinated, doon ako naging very woke. So kasama ako sa mga demonstrations, etc. leading to EDSA. So after ng EDSA, yung si President Cory na yung presidente, siya pa yung aming speaker, sa graduation speaker sa UP, bagong upo siya as president. Parang ako, I felt like I had to be part of the change that was happening.
So, nagpaalam ako sa tatay ko, pwede ba magtrabaho ako sa gobyerno? So, pinayagan ako, sabi ng tatay ko, 1 year lang, basta after 1 year, magla-law school ka na. So, sabi ko, oo. Ang iniisip ko nun, mag-a-apply ako sa NEDA. Kasi si Professor Monsol, who was my professor in 3 or 4 subjects, was just NEDA. Na NEDA Director General. Right. Siguro 2 more professors ko ay na-appoint din sa NEDA. So, yun yung path. Pero nung umuwi ako for the summer break, after graduation, alam mo, pag umuwi ka sa probinsya, nagre-reunion kayo magkakaklase, diba? So, nung nagkita-kita kami magkakaklase, lahat kami bagong graduate, meron ako mga kaklase from UPLD na mga econ din sila, pero nakapasok sila sa isang office na parang NEDA, pero Bicol Development. Ito, under the office of the Vice President siya before. So, ang Vice President no, si Vice President Doy Laurel. Yeah. Ang pangalan ng office, Bicol River Basin Development Program Office. So, kinukwento nila na merong ganito. Tapos kinukwento nila na yung head ay bagong appointed din. Umuwi lang siya because of EDSA, dating executive sa San Miguel, etc. Mahusay. So, ako, nag-apply ako. Yun yung first time ko nakilala yung asawa ko. Pero nung first time na nakilala ko yung asawa ko, parang bad impression siya sa akin. Ay! Kasi bigla na ako na endorsement sa governor. So hindi siya ano ma'am, hindi siya love at first sight kay Sec Jess? Hindi siguro. Kasi parang sinita niya ako. Kasi siya pamangkin siya ng governor. Pamangkin siya nung governor. And alam mo yon right after martial law, iba yung kalakaran, di ba? Yung dad ko, kaibigan niya yung governor, sinabihan ako nung mga kilala ko na it would help my application kung meron akong endorsement from the governor. So sinabihan ko yung tatay ko, pwede bang ihingi mo ko ng endorsement? So during my first interview, yun yung tinatanong niya ako kung ano ito, hawak-hawak niya yung endorsement. So, para akong binuhusan na tapos parang sinasabi niya that was what EDSA was about. Kasi alam niya na umuwi ako because of EDSA. Alam niya nag-a-apply ako because of EDSA. So, sabi niya, don't you know that was what EDSA was about? Na hindi ito makakatulong. I will treat this as a scrap of paper. Makakapasok ka lang dito based sa sarili mong merits. So sa akin, akala ko that was the end of it. Pero na-call back ako for another interview. Parang nag-a-apply kasi ako noon as an economic researcher. Pero apparently, wala nang slots doon. So nung tinawag ako for the second time, parang sinasabi sa akin, merong isang posisyon, hindi ito as economic researcher, pero kailangan ng writing skills. So pinasulat niya ako ng essay right then and there na nasa harap. Wow! I wrote about the role of Cory Aquino in the EDSA revolution. And later on, sinabi niya na doon siya humanga sa akin. Na-impress, so, sir. It was a whirlwind romance. We were wed less than a year after we first met. Oh my God, kinilabutan ako. Wow. Okay, so, ma'am, in that sense, because you mentioned nga na, na whirlwind kayo, was there a particular point na you said, the one si Jessie? Oh, naaalala mo ba or meron bang particular moment? And actually, nung sinita niya ako about the endorsement letter, dun yung first time na humanga ako. Siyempre, napahiya ako. Pero yung humanga ka na iba ito. Tapos nung natanggap na ako finally and I started working, parang I saw him, I saw how good a public servant he was. So alam mo yon, parang meron ka ng paghanga, pero as a boss. Naalala ko lang yung namamanhikan siya. Kasi yung tatay ko, ayaw niyang pumayag na mamanhikan na kasi nagkakakilala pa lang daw kami.
Pero pumilit, nagpumilit yung asawa ko na hindi, basta dadalhin ko na yung magulang ko dyan, mamamuhi ka na ako. Sinasabi nung asawa ko na, sinasabi ni Jess na mag-aasawa na kami. Parang sinabi ng tatay ko na hindi. Kasi 20, ang bata, di ba, ma'am? I mean, how old were you when you got married? I was 22. I was 22. I just turned 22. Kasi I turned 22 April. Shortly after that, kinasal na kami. So, ang sabi ng tatay ko sa kanya, hindi pa pwede mag-asawa anak ko kasi mag-aabogado pa yan. So, sinabi ng asawa ko na promise ko po kahit mag-asawa na kami, sisiguraduhin ko na mag-aabogado pa din yung anak niyo. So, parang wala na nagawa yung daddy ko. And dahil yung asawa ko yung nag-enroll sa akin sa law school. And so, after a year, less than a year after, nagkandidato na siya as mayor. Tapos, after a year, pinanganak ko na si Aika. So, it was very difficult. It was very difficult kasi full-time econ professor ako during the day. Tapos, nag-aaral ako at night. Tapos, may baby. May baby. So, yeah. Nung nag-bar po kayo, ilan po ang anak ninyo? Kasi, Diyos ko, ako noon, nag-bar ako, wala akong asawa, wala akong anak. Sobra na yung pressure. Oh my God! Tapos nakapag-review kayo. Sa akin, I took the bar twice. Yes. First time kong pag-take, si Aika pa lang yung anak ko. And, yung between the third and the fourth Sunday, di ba yung fourth Sunday remedial? Yes. Yung Sunday remedial. Eto si Aika na ospital. No wonder. So ako, dati nang mahina ako sa remedial law, umuwi ako. I think, umuwi ako on a Tuesday after nung third, di ba, yung mercantile law? Yes, commercial law. Umuwi ako on a Tuesday, bumalik ako Friday na. Tapos yung Sunday nun, remedial law. Ang dugo pa naman ng remedial law kasi that's all procedure. Saka dati ako mahina dyan, kahit yung tatay ko remedial law professor. alam ko na, nung tinatake ko na yung first question pa lang, hindi ko yun makalimutan, first question pa lang, alam ko nang babagsak ako. And nung lumabas yung bar results, talagang binagsak ko yung bar. Pero nung nakita ko yung remedial law, hindi ko na maalala yung exact na grade ko sa remedial law, pero I think it was 56. Ganon siya kababa. Bakit po na-hospital nun si Aika? Hindi kami nagkakasundo sa recollection. Sabi ni Aika. pero human measles, hindi ba? Hindi ko maalala eh. Ang naalala ko, dengue. Diyos ko, stress. No wonder. Sino ba naman ang papasan yan, no? Na ospital yung anak mo. Paano ko naman papasa sa bar? Yun na nga walang pressure. walang anak na ospital. Bumabagsak pa. Diba? Pero yung nakuha ko yung results. Diba hindi natin nakukuha agad? Yes. Nakuha natin paminsan years after. Parang gusto kong takipan yung remedial law kasi alam kong doon kasi okay naman yung iba eh. Lahat. Diba? Bad timing talaga. Bad timing. Hindi ko alam kung 54 o 56. Yun yung grade ko sa remedial. Yun yung times 4, di ba? Yes. Yung remedial times 4. Dugo niya. So, I took the bar the second time 3 years after kasi hindi ako nakapag-take kaagad kasi election year eh. Election year yun. So, nag-take ako 3 years after. Dalawa na yung anak ko. Si Trisha saka si Aika. Pero, ang problema ko nung nag-retake ako, ang inaral ko pa book 1 ng civil code, family code na. So, may change na. Napas na si iba na. Tapos yung criminal procedure, iba na. Iba na yung criminal procedure. Tapos pati pati taxation, iba na. So starting from challenge. Zero. Starting from zero, basically. Yung tatlong yun, dinoble time ko talaga kasi iba na sa inaral ko. Pero yun kasi nakita ko yung mali ko the first time. Yung nakita ko yung mali ko the first time,
nag-review ako dito sa Manila nung first time. Kasi ang feeling namin mag-asawa, hindi ako makaka-concentrate sa naga. Kasi may anak nga ako eh. Tapos nasa politika, hindi ako dito mapakali, uwi ako ng uwi. So yung second time, hindi na ako pumunta ng Manila. Nag-review ako sa naga na. Dalawa na yung anak ko, baby si Trisha at the time, toddler yata si Trisha at that time. Grabe, hindi ko ma-imagine. Pumunta na lang ako Manila for pre-week. So, yun, nag-work siya. So, mahirap mag-bar na may pamilya na. Ma'am, bawa ko sa inyo. Kasi ako, ang challenge ko lang at that time, nagre-ready ako for my wedding. As it is, lutang na yung utak ko. Eh, enjoyable pa yung pag-prepare for the wedding. Iba yung may anak ka at yung anak na na-hospital, di ba? Ang tindi nun. Oh, Aika, I wanted to ask you also because very whirlwind nga and iba yung relationship niyo ni Sec Jess when it started. Kailan niyo, ma'am, natunugan na gusto kayo ni Sec? Kailan niyo na parang, uy, parang iba yata to ah. Nagpaparamdam na. Oo, nagparamdam pa siya. Si Aika nag-roll na ng eyes. Ano yung nagiging paramdam ni Sec Jess na medyo, hindi to about work, iba naman ito. Ito may dalawang instances. Yung isa, parang nag-detective work pa ako eh. Hindi na kayo makaka-relate kasi ibang generation na kayo. Ako nakaka-relate ako. Pero nung nasa office ako, siguro a month na nandun ako sa opisina, nakatanggap ako ng social telegram. Ano yung social telegram? Yes. Pero yung social telegram, yung nakalagay na pangalan nung nagpadala, hindi ko kilala. So ako, hindi, parang para sa akin, naka-address siya sa office eh. Para sa akin, mukhang taga-office yung nagpadala kasi wala pa naman nakakaalam na doon na ako nag-work. So ako, meron ako isang friend na ang kapatid niya nagtatrabaho sa PTNT. Pinatanong niyo! Detective! Tapos, sinabi ko na alamin mo nga, kasi di ba yung social telegram, kung alam mo kung paano yung ginagawa, di ba pag magpapadala ka, may fini-fill up ka? Yes, kusini-sender. So sabi ko, sabihan mo nga sa kapatid mo, hanapin yung sender. Tapos sabi niya, bawal daw yun. So sabi ko, kahit i-take note niya lang yung details, huwag niyang kunin, pero i-take note yung details. Tapos, siguro a few days after, binigay niya sa akin, may pangalan, pero hindi sa akin familiar yung pangalan. Pero may address. Tapos yung address is a printing press. Press sa naga yung address. So ako one time, nung umuwi ako from the office, pinuntahan ko yung address. Ma'am, pwede ka na palang head ng NDI kahit kung panahon na yun. I was gonna suggest that. Curious lang ako. Secret so, admirer eh. Sarado na. Sarado yung printing press. Kasi after office hours eh. Tapos yung printing press, parang across it, merong junk store na bukas. So tinanong ko yung nasa junk store, sino bang may-ari niyan? Investigador, ma'am. Sinabi niya na Robredo daw nga yung may-ari. Huli ka ba? How did you feel? I never told anyone about it. Siyempre, kahit yung best friend ko sa office dati, hindi ko sa kanya kunento. Siyempre, later ko kunento ko sa asawa ko. Pero kinilig ba kayo, ma'am? Ha? Kinilig ba kayo when you heard kung sino yung may-ari? Hindi siguro kilig yung ano, pero parang ninervyos ka. Grabe, DILG who must have. Sino yan? Sabi ng DILG ni Sec Jess sa NBI ni Ma'am Leni, diba? Nabuking pala siya. Ano yung message, ma'am? Hindi natin alam. Ano pala yung nakasulat? Something like parang wini-wish niya na iba yung circumstances. Parang gano'n. Oh!
Bakit ka doon? Sandali. Ay, oh, may hugot? Valentine's to? Ano ba? Ang lalim ng hugot. Ang lalim ng hugot. Grabe. Oh. Pero meron ako kasi, even if I was very young then, si Jess kasi at that time was what? 29? He was 7 years older than I was. Eh. So parang siya, dati kasi mas maaga nag-aasawa yung mga tao, di ba? Ngayon yung mga tao, parang pag nag-asawa ka ng 20s, bata ka pa. Pero at that time, parang siya, nandun na siya sa marrying age. Kasi malaki yung agwat namin. That's true. So, Aika, ayan, si Aika parang kanina pa nagka-cringe dun sa love story ng magulang niya. I'm sorry, Aika, I know you must have heard this a million times already. Pero, Aika, yung relationship ng parents mo, gano'ng kalaki yung influence niya sa'yo in finding your own partner in the future? Because nakita mo nga how, di ba, they were young, they started the family, and daming struggles, and they were obviously very there for each other in raising the three of you. Naalala ko pa yung notes, yung letter sa'yo, di ba? Nung when you were still young na si Papa rode an airplane. So, I mean, a lot of people know the relationship, again, of your parents from the outward view. But is it, how big is the influence of that on you? Yeah, I think, ano, I think that becomes your standard on how, parang not even in looking for a partner, but on how to be like a good person later on. Kasi like sila, kahit they married at a young age, pareho sila, they had their own things in their lives. That like si Mama was an econ law professor, naging lawyer siya, etc. Parang, I can't remember, basta may parati akong naaalala na parang important for both of them na kailangan maging independent. Or in general, kailangan yung two partners independent. Kasi otherwise, yung isa, parati niya lang hinihintay yung isa. So, pag pareho sila, alam mo yun, they're their own persons, they're their own lives. Pag, lalo na mayor dati si Papa, syempre, hindi maiwasan na last minute, may nasusunog, na kailangan niyang puntahan. So, parang, nung start, hassle siya. But I think natuto kami as a family na hindi na nasispoil yung mood ng lahat kung merong mga last minute na like cancellations or change of plans. So, at a young age, siguro yung pinaka-lesson sa akin doon na kung ano man yung happiness or contentment mo in life, it shouldn't depend on other people or it shouldn't depend on your relationships with other people. Talagang on your own, it's something you have to figure out. Which I think yun yung nag-work din sa kanila. And then siguro yung second na I still remember, na parang feeling ko life lesson siya na Even with your sisters, with your parents, parang hindi kayo nagbibilangan who exerted more effort sa inyong dalawa. Kasi parang bago ngayon, alam mong nahihirapan yung isa, so you give more. But on days na ikaw naman, parang walang bilangan, kumbaga. If you are able to, I guess, adjust more and make allowances more, then you should. And then darating din yung time na kahit hindi mo siya hingin, bibigyan siya. Siguro mas balance siya. So I guess it's really independence and balance sa kanilang dalawa. Galing. Ang ganda. So ibalik natin kay Ma'am. Ma'am, doon sa how active are you in terms of knowing about the love life of your daughters? Kasi syempre Tres Maria sim sayo, 'di ba? I mean, kasi syempre there are parents who actively ask, lalo pag medyo young women na sila, di ba? Or are you the type na iniintay mo lang na sabihin nila sa'yo? Ako iniintay ko lang na sabihin. Kasi ako sa akin, hindi siya masyadong concern. Ah, kasi tingin ko, kasi nakita nila yung tatay nila as a person. Tapos nakita nila how their father treated me. So ako tingin ko yung standards nila na in the demand from their partners, ganun din eh. Meaning to say, I don't think they will settle for anything less. Hindi ko sinasabi na dapat kasing husay nung tatay. Pero para kasi sa akin, yung at least how they are treated, I think it is something that they will demand from their partners. So sa akin, hindi siya masyadong concern. Para ako, sobrang tiwala ko sa mga anak ko na hindi pipili na madedehado sila.
hindi magsesettle. Hindi magsesettle. So sa akin hindi siya issue. Hindi sa akin issue kung si ano yun, parang who they are going out with. Kasi alam ko na ultimately they will figure it out by themselves. Yeah. Kung worthy yung tao o hindi. So sa akin never na naging issue among the three. Yun. Kasi ako, yun nga eh, sa akin tiwala ako na nakita naman nila kung ano yung treatment sa akin ng tatay nila. Nakita nila kung gaano kabuting, hindi naman perfecto yung tatay nila, pero nakita nila kung hindi lang sa pag-treat sa akin, pero yung pagkatao. And I think it is something that they will demand also from their partners. So ma'am, never kayong never kayong nagkaroon ng feeling na itong, let's see, nanliligaw kay La Aika, kay Trish, saka kay Jill, na parang, hindi ko yata gusto to. Nagkaroon ba kayo ng ganon, but hindi na lang kayo nagsalita, ever? Hindi. Actually, lahat na naging choices nila, boto naman ako. Ay. Okay. Ang supportive, I love it. Para sa akin, at least yung mga nakilala ko, Aika, may sinasabi si ma'am. Para sa akin, mga mabubuting tao, so wala naman akong reklamo. Pero syempre, iba yung pagtingin ko sa pagtingin nila. Marami din naman akong hindi nakikita. So sa kanila, pag sinabi nilang hindi mag-work out, ititiwala mo sa kanila. Kahit gusto mo yung tao, alam mo yon. Kahit gusto mo yung tao, pero... Oo. Kasi ultimately, sila naman yung makikisama, hindi naman ako. Exactly. Oh, ma'am, I just have one more question. Kasi diba, I think for a time, nag-LDR kayo ni Sec Jess because he went to Harvard to study. So, do you have any piece of advice for, you know, the young ones ngayon or even the younger naman, mga 20-somethings na in long-distance relationships? Kasi diba, dati nangyayari na yan, pero ngayon parang it's become more common because of the situation. But do you have, paano nyo naitawit? Apart from, syempre, you already had a family at the time. What did you do to lessen the loneliness that you both experienced? Ako actually, nung nag-Harvard yung asawa ko, kasama kami lahat. And the only thing na nagkahiwalay kami, nung nag-DILG siya. Kasi nasanaga kayo. Nasanaga kami. Okay. Actually, yung asawa ko, gusto niya, lumipat kami ng Manila. Kasi hindi yun sanay na magkakahiwalay kami. That's right. Ako yung nag-refuse. Kasi at that time, grade 6 si Jillian eh. At that time, mahirap. So, yung una kong sinabi, patapusin muna natin ang grade school. Siguro pag high school, saka na lang lumipat. Tapos ako naman, hindi, para ako, hindi ko basta-basta maiiwan yung practice ko. Mahirap na, hindi ko naman, ang gusto kong sabihin, wala naman yung pressure na kailangan paghipat ko ng Maynila, kailangan meron kaagad akong work na as my work back home. Pero may responsibilities ako eh. Meron akong communities na inaalagaan. Pero sa akin kasi hindi siya naging mahirap. Kasi ewan ko, Abby, kung kilala mo yung asawa ko, well, makulit yun eh. Tawag yun ang tawag all the time. And siya yung nagre-reklamo sa amin. Si Aika, kahit si Aika nire-reklamuhan, siya yung tipong pagising sa umaga, tatawagan ka. Pagkaligo niya, tatawag. Pag nasa sasakyan, tatawag. Tapos pag nasa court ako, syempre hindi ako makakasagot. Siya pa yung nagagalit. Kasi siya daw yung mas busy. Siya pa daw yung tawag ng tawag. Ganun din yung reklamo niya sa mga bata. Kasi kina-Aika, email siya ng email. Tapos magagalit siya na hindi siya sinasagot. Ang hands-on niya. Sobra. Galing. Nung 2 years na andito siya, DILG, si Jillian, ang daming math contests na. Nag-international competition kasi si Jillian for math.
Wow. Sobrang hina ko sa math. So, appear. Appear. Ang tutor talaga, ang tutor ni Jillian, si Aika saka si Jess. Si Aika saka si Jess yung nag-tutor sa kanya. Pero meron mga, si Aika nun was already working. So pag merong, yung, alam mo yon yung mga inaaral ni Jillian, kahit nagka-cabinet meeting, Abby, masabihin niya, picturean mo, ipadala mo sa akin. Tapos pag pinadala, i-compute niya paminsan sa tissue ng Malacanang. Yung tissue ng Malacanang yung solution. Hands-on. So it didn't feel like long distance siya. Kasi he was so present and every weekend umuwi siya every weekend. In the few weekends na hindi siya nakauwi, kami yung pinapunta niya. So hindi so na effort talaga. Ang galing. Ang galing. Actually, tingin ko pag gusto mo namang gawin, hindi siya effort . Yeah. Kasi di ko pag gusto mo. Oo. Parating may paraan. Kung gusto may paraan, may dahilan. Totoo yan. Totoo yan. Applicable anytime, anywhere. Oh, maraming tatamaan. Mag-ingat. Bato sa langit. Stone, ang tamaan, pangit. Okay. Ang tamaan, bukol. Okay. So, meron tayong series of rapid-fire questions kay Madam at sa kay Aika. Mabilis lang to before we wrap up. Okay, so we're all set. Okay, question number one. You said that you watch K-dramas. Sinong pinaka-opa for you? Kahit sino ba? Hindi ka namin kilala yung mga artista. Hindi namin alam yung mga pangalan nila. O sige, anong show? Bida ng aling show na lang. Bida ng aling show. Doctors pa rin. Ang ganda ng smile niya, no? Kinikilig ako. Favorite. Doctors. Okay, okay, madam, sino ang cute sa'yo? Kami kasi lahat kami hindi mahilig sa gwapo. Personality. I felt that. Charot. Ma'am, parang gumalaw ng konti yung picture sa likod niyo. Sinabi niyo, hindi ka mahilig. Pero I think medyo umaayos si Sec Jess. May protesta yata. Parang may objection. What? You don't say. Next. Okay, next. What's your favorite junk food? Chichiria, ma'am. Favorite chichiria niya. Ako. Alam ko yung sagot niya. Pwede ba ako sumagot for you? Actually, dalawa sa akin, Cheetos saka Choknut. The salty and sweet. Diba the salty and sweet na cycle? Hindi ka natitigil niyan. So, yung dalawa sa akin. Sarap. Ikaw, what about you? Ako, madam, may clover na barbecue or cheese. Cheese. Yung latest discovery ko ngayon, yung picnic na salt and vinegar. Ay, masarap. Masarap. Oo, yung maliit. Oo. Okay, napin ko yun. Tsaka yung ketchup and fries. Yun. Oh, next. Ito, favorite author, both of you. Nako. Marami. Ang hirap. Baka magbubukas pa yun ng Excel files. Ako sa akin, mahirap ngayon kasi I'm into non-fiction. Yung may stage kasi ako na mahilig ako sa fiction. Yung mga gusto ko, mga Arundhati Roy, Isabel Allende, yung mga gusto ko before. Oh, yeah, Isabel Allende. Pero ngayon kasi mas non-fiction. Non-fiction na. Yung kay Barack, yung kay Michelle Obama, ma'am. Ang natatapos ko pa lang na dalawa, yung kay RBG. Yes. Yung kay Ruth Bader Ginsburg. Saka yung kay Nancy Pelosi. Nabasa namin yun ni Aika ngayon. Actually, pareho kami yan, no? Ben, medyo same kami ng faces na binabasa. So, I think, nung high school yata ako, nasa
James Patterson, Patricia Cornwell, Facebook. Tapos ngayon, nasa ano kami, non-fiction, biography, autobiography phase kasi naghihiraman din kami ng stuff. Ng books, yeah. Ito, I think this is the most important question. Yes. Are you pro-okra or no-okra? Do you like okra or not? Ako neutral ako. Wala akong, parang... Wala kang feelings. Hindi ko siya iti-crave, pero pag nandyan siya, okay lang naman akong kainin siya. Parang ganun. Nukra. So, nukra ka. Neutral. Kayo mahal ka. Oo. Ako, I like okra. Wait! Ma'am, kasi ako lang ang pro-okra dito sa grupo na to. Ah, talaga. Ako lang. Nukra po kasi kami. Yes, nukra kami. Pero dahil si Ma'am Leni yan, hindi ako makaaway. Ay, sige nga, awayin mo nga. Sabihin mo kay Ma'am Leni ang okra. Sige nga, Ethel. Sabihin mo kay Ma'am, awayin mo siya. Alam mo, Ma'am, grabe yan. Pati yung anak ko na mahilig sa okra, gusto niyang kausapin at gusto daw niyang kusasain. Kung bakit si Inyaki nag-uusap kami. Brainwash daw kasi si Inyaki. Oh, si Ma'am Leni muna ang tanungin ko, bakit niya gusto yung okra? Sige, Ethel, inabot mo. Wala nga siya sa bahay kubo, di ba? Paglalaban ko talaga yun. Bella, ito lang masasabi ko sa'yo, E, wala ka na nga dede, hindi pa kampi sa'yo si Madal. This is not going well. This is war. Sinasabi ko nga sa'yo eh, nag-push up na ako. Tapos okay. Yung mga ko. Uy, alam mo, estafa yan. Pwede kang kasuhan. Swinging Ale. Yan eh, yung push up. Fraud. Swinging yan. Kunyari yung meron, pero wala. Gusto ko lang naman na makita parang guhit here. Halika, nag-tentel ako dito, lagyan natin ganun. Lagyan natin yung ribcage mo para meron guhit. Uy, huwag kayong magulo, nandyan si ma'am. Okay, isang question okay. Kayata. Sige, ito. At least nasabi natin, for the record, si Madam VPI Procra. Sad. Yes! Sad. Okay, next. How do you feel about pineapples on pizza? Ako, game ako doon. Fan ako. Oh, game si Aika. Mabilis ako sumagot. Nung bata ako doon, ayoko. But later on, parang gusto ko na yung balance. Nak mag-explain. Yung balance ng pineapples sa pizza. May taste, yes. Kayo, ma'am? Ako, ambivalent ako about it. Kung meron, uh-huh. Kinakain ko. Para I don't have strong feelings for or against. Binabalansin nila each other, no? Yung isa Pero, talunan ka sa okra, talunan ka sa pineapple on pizza. Yun lang, it's on record. Hindi ko talaga gets yung pineapple for pizza. Kasi sa guess namin ni Aika. Guess namin ni Aika. Gets namin. Kaya pag magpipizza, may pineapple. Yun, gets namin ni Aika. Nga, ano nga yan, Madam Leni, pag minsan kasi nagde-dinner kami sa bahay ni Ana, laging ano yan, she loves to cook kasi for everyone. Kaya if ever, pag bakunado na tayong lahat, you can join us. O diba, binolunteer ang house mo. Oo nga. Gusto ko yung binolunteer mo yung bahay ng ibang tao. Ganyan. Tapos, pero ma'am, alam nyo ang ganti ko sa kanya dahil binolunteer niya yung bahay ko. Yung suman, ihihilera ko, medyo saliwa yung iba para masira ulo niya. Kasi ganun ang ginagawa namin, medyo off-center. Minsan pag magtanggal sila ng, di ba binabalatan na nila yung suman po, tapos aayusin nila sa plate, tapos merong isa na talagang tabingi siya. Tapos tinatime man nila ako kung ilang seconds bago ako bumigay. Eh, ang hirap-hirap ng suman kasi magkakadikit sila so hindi siya madaling ayusin. Sabi ko, guys, baka masiraan din ang ulo si Madam. Kasi OC din siya eh. May inatindihan niya yon. Baka mamay magtulungan pa kami sa suman. Okay, ito. Last question sa rapid fire round. Favorite ice cream flavor? Ako yung bago ngayon ng Lost Bread. Yung peanut butter and brownie fudge. Recent discovery namin sa bahay. Parang sarap. Yeah. Ililista ko yan, wait. Anong ako rin. Lost Bread. Hindi ba sa inyo flavor nila? Peanut butter and peanut parang butter brownie eh. Fudge ba yun? Kami, ako ma'am, ang bagong discovery ko, yung Tiger Sugar na ice cream bar, yung milk tea.
Ay, ano yun? Ako yung ako sa good bread, yung gusto ko yung choc nut. Lost bread. Lost bread. Tinapay. Nawawalang tinapay. Choc nut. Sa FIC gusto ko ng kasuy. Sa Carmen's Best gusto ko yung salted caramel. Dami. Ma'am, hindi ka masyadong mahilig sa ice cream, no, ma'am? Hindi masyado, no? Alam, ang ano mo dyan, ma'am, si Abby, hindi yan pwedeng mawala ng ice cream sa bahay, yung si Abby. Magugunaw ang mundo pag nawala niya ng ice cream sa bahay. Magre-revolusyon ho yung mga kasama ko sa bahay, lalo na yung anak ko pag walang ice cream. Alam mo yan, si Anna? Ako? Yak antita, double dutch. Bakit? Saka cookie dough. Pero ano kasi kami, since multi-person household, ang dami, my mom likes avocado and mantikado, ganyan. So ang daming laman ng red. Oo, tapos yung anak ko, dahil growing boy, sinabihan niya ni Anna na yung ice, yung tiger sugar na bar. So bumili kami ng dalawang box. Alam mo, sa awa ng Diyos, hindi siya umabot ng gabi. Ubus na siya sa mga. Oh my God! Oh my God! Sabi yung ice cream. Sabi niya, aling ice cream? Sabi ko, yung nasa bar na sabi mo, ayaw mo. Sabi niya, kasi sabi ni Tita Ana, masarap. So, naubos niya talaga. Sabi niya, Mom, can you order more? Ay, nako, grabe. O, tapos kama sa kanya, kumakain siya ng okra, pambawi, para hindi siya magka-diabetes. Ipapasok talaga yung kadiring, Betty. Siyempre, I'm so, grabe. This is my podcast, Ethel. Tandaan mo, this is my podcast. I'm owning this podcast. It's mine. So, ang dami nating natutunan. Ang dami nating natutunan today from Ma'am Leni and from Aika, yung mother-daughter tandem. Sayang wala si Trish, no? Alam ko si Trish is also out in the front line. Duty siya ngayon. Duty siya ngayon. So, anyway, Ma'am, if you have any, si Aika first, no? Aika, if you have, what can you say normally kasi, di ba, pag medyo, nagkaka-friction na pag mother-daughter, pag medyo lumalaki na yung daughter and coming into her own adulthood, is there anything naman that you can say to people your age na, kasi di ba minsan sinasabi natin, ang hirap magpalaki ng magulang, ang kukulit, Facebook ng Facebook. Meron ko bang advice for daughters like you? Lalo, ano ka na, you are your own person. Meron ka bang tips or pwedeng advice doon sa mga daughters like you who might be having a little bit of difficulty navigating the mother-daughter relationship? Ako siguro more than tips or insights, more of siguro mas realization siya, especially during the quarantine. I think, lalo na kaming mga, siguro yung mga age namin especially, I think yung opportunity to take care of your mother or your parents in general, it's actually a gift. Yung iba parang, okay, maraming reklamo, mahirap magpalaki. But minsan parang iniisip ko, halimbawa si Papa nandito pa, pero parang never ko siya naalagaan in the same way na I can now look after Mama and my siblings. So parang if you, you know, your parents are still there, I think parang look at it as a gift. Kasi some people don't get to have that opportunity to, parang ikaw na may nag-aalaga sa kanila. Naramdaman ko yun. Oo. Ikaw, Ma'am Leni, you have anything to say to, you know, the young mothers na nagre-raise ng pamilya tapos nagtatrabaho din, young couples or single mothers also like you, like especially for Mother's Day, is there anything that you want to share with them? Ako hindi ko alam kung magiging unfair ako nito kasi iba kasi yung sitwasyon sa Manila saka sa probinsya, diba? Pero ako, I attribute yung quantity time that I gave my children. Na kahit very busy ako, sa akin hindi ako, para sa akin, quality only comes after quantity. So madali siyang sabihin kasi nasa probinsya ako nung nire-raise ko sila. I know that it's very different here in Manila. Pero sa akin kasi, ina-attribute ko yung na maaayos naman yung mga anak kong lumaki. Kasi I spent as much time with them as I can. So yung sa akin, every chance that you can get na to spend time with your children, mahalaga yon. Sinasabi ko to lagi sa pamangkin kong may mga anak na o sa mga kakilala kong mga bata pa,
na huwag niyong gawing excuse yung quality time. Siguraduhin niyo na nag-exert kayo ng effort to give them quantity time. Kasi mas marami kayong malalaman about your kids. Kung ano lang to, face lang. Face lang siya. So pag napalampas niyo itong face na to, baka mahirap nang ibalik. So sa akin ako, number one campaigner ako for quantity time. I can relate. Yeah, we can relate, mga moms, yeah. Ano? So, sige. So, that wraps up. Ma'am, we are so honored and we are so happy that you were able to spend this much time. And we hope din naman po na kahit papaano we were able to take your mind off your very, very pressing obligations. At least for an hour or so, you were just a mom, you were just a tita, sharing your life with us. And so on behalf of Tita Talk and all the Twitter titas, I just want to say to Aika and to Ma'am Leni, thank you po so much. Thank you. Thank po you, Dan. Thank you, Ren. Thank you, Ma'am. Thank you, Aika. So, bye. We're going to wrap it up now, and we'd like to say bye to everybody, and we hope you enjoyed this podcast for Mother's Day. Happy Mother's Day to Happy all the... Happy Mother's Day! And to all the moms, and to all those standing in as moms, and to all those daddies na moms, Happy Mother's Day. This podcast is for you, and we're signing out from Tita Talk. Bye!